What's up mga kabuhay OFW, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo sa loob ng compressor room na anim na compressor. Ito yung mga control niya dito, you know? At magpapalit tayo ng contactor dahil nga sa nangyari sa isang winding, talagang grabe yung nangyari. Alam naman natin yan, pag mga ganyang may problema sa winding, talagang kadalasan dyan tatama dyan sa ano, sa contactor o sa mga overload. Okay? Kaya bago ko yung mga gagalawin ay sinulat ko muna yung mga wire dyan kasi may mga number naman dyan. Sinulat ko muna sa band paper. Pagkatapos naman dyan ay in-off ko na yung pinaka supply niya doon sa taas. Tapos check natin ulit kung mayroon pa ba. Pagkatapos naman sa isa dyan, mayroon pang panibagong wire yung mismo na talaga sa contactor, no? Kung saan siya nakalagay, sa normally close, normally open, tapos E1, E2. Kaya talagang mabusisi tayo dyan. Mahirap naman na hindi na tayo naglalagay ng tagging o hindi natin isusulat. Baka pagbalik natin, gugulat, mali pala ako, bakit ganun ginagawa? Diso-diso mo na lang yung nire-remove, diba? Bago tayo magre-remove, dapat mayroon tayong mga picture or isusulat mo para sureball natin ibalik yung mga wire. Okay, yun na nga, pagpalit ko ng contactor, medyo may tama na, pero aanuhin natin yun. Titingnan natin yun para may spare din, di ba? Pagkatapos naman dyan ay magtitesting tayo na hindi nakakunik yung wire doon mismo sa compressor, you know? Na wala pang load yan. Para kung may mga problema pa sa mga ibang control niya. Para sigurado tayo. Pag okay naman yung lahat-lahat na, tsaka naman natin siya i-connect yung wire doon sa compressor para magiging okay na. Tapos ko na siya na na-vacuum noon, nalitis ko na ang ano na lang yung dyan sa contactor na yan. At magtitesting tayo. Aantayin na lang tayo mga kabuhay OFW. Kasi i-check natin yan kung may supply, kung ilang supply na pumasok papunta doon sa compressor, you know? Kasi nga nagtitrip siya. Baka may iba pang mga dahilan yun. Kasi mahirap na bagong-bago yung winding ng compressor tapos hindi tayo nagpalit ng contactor. Tapos pag start natin tapos may problema, nag single piece nga tayo dyan. Okay, yun lang mga kabuhay OFW. At antayin na lang tayo kung anong ganap dyan sa pinalitan natin, no? Yun talaga ang gagawin natin dyan, lalo pag mga ganyang sitwasyon, dapat magpapalit tayo ng mga parts kung ano man yung dapat palitan. Okay, yun lang mga kamaster. Thanks for watching.